Hello guys, hello mga kainatay. Welcome back to my YouTube channel, ang Inatay, channel ng ina mo. Ngayon may papakita ko sa inyo na color, may gagawin tayong color with treatment. Pero yung client ko, hindi ko napakita sa inyo kanina kung paano i-apply yung bleach color kasi na surprise ako sa client ko, hindi naman siya nag-chat sa akin. Bigla lang dumating. Ngayon, yung buhok niya almost 2 months. 2 months na. Ito yung client ko. Yeah, say hello. Hello. Ngayon, in-apply ko na sa kanya yung bleach color kasi yung kulay ng buhok niya is dating dark. Inulayan ko na siya ng dark. Tapos, ngayon, nagsawa na sa itim. Pinabalik na naman niya sa plant. Tapos gusto niya magiging ash plant. So, ang ginawa natin ngayon ay kinulayan kasi ng bleach color. Kinasawa ko na natin yung dark niya color. Yung itim. Bago natin. Ayan, in-apply ko na yung bleach. Tapos, ngayon, binabad ko muna siya ng almost 30 minutes. So, 30 minutes na. Che-check ko muna kung okay na yung buhok niya kasi extend natin mga 15 minutes. So, total is 45 minutes kung pwede na siyang i-wash out at saka banlawan. Bago natin i-apply yung ating bleach color, kailangan lagyan din siya ng cover. Tapos sa tinga para hindi siya para safe yung ano niya, yung client natin. Alam nyo naman yata paano i-mix yung bleach. Ang mixing ng ating bleach is kung meron kayong scope, isang bleach, so 1:1, pero kung medyo ano naman yung color, pwede mo siya dagdagan ng isang scoop. 1:2, dalawang scoop yung ano, yung oxidizing color. Ang gagamitin natin oxidizing pag medyo dark yung color ng buhok is yung 12% para mas ano effective. Pero kailangan natin maingat tayo kasi medyo matapang yung 12%. Kailangan lagi natin chine-check yung buhok baka mag-crack. Baka di kayanin. Ngayon, pag na-mix mo na yung bleach at saka yung oxidizing, kailangan i-mix mo lang siya hanggang magiging ano, para siyang melted ice cream. Saka mo siya apply sa buhok. Kailangan naka-section. Kailangan naka-section yung buhok. So, depende sa inyo kung saan kayo mag-start, mag-umisa. Pwede rin sa taas para medyo hindi yung mahirapan. Pero medyo pwede rin dito sa baba. Kailangan mula sa baba, na taas, hanggang makumira na lahat yung buhok. So, kailangan mga half inch. Kasi medyo makati itong bleaching powder, medyo makati sa anin, kailangan lagi natin sinicheck para safe yung customer natin. So ngayon, nanababag ko na siya ng 30 minutes, sinicheck ko muna kung nakutiran ba lahat. Ayan. Ayan mga kainatay. Bland na ng buhok niya. Bland na uli. Bago natin kukiran na ash blonde. Kasi gusto niya ash blonde uli. Kasi dati pala, ano yung color ng ash green. Ngayon gusto naman niya ash blonde. Wala kasi siyang magawa eh. Ang bilis lang magsawa ng ano.
After 2 months, 3 months, wala pa nga 3 months. Ayan, walang magawa, mayayamanin kasi itong client ko. Mayayamanin, kaya wala siya magawa. Ngayon, pinapang siya naman niya yung buhok niya. Yung darto siya kanina, mga kainatay. Pag wala kayong ano, kung gusto niyo yung mga gusto niyo yung magkulay ng buhok tapos malayo kayo dito sa akin, hindi naman ano, magsarili yung tinatawag na magsarili. Be sure lang na mag-ingat lang kasi medyo makatinto, tsaka kung meron kayo mga kaibigan dyan na may alam naman, pwede kayo magtanong paano i-apply yung gamot. Extend muna natin siya na 15 minutes, kailangan 30 minutes. Depende kasi yan, mga kainatay, sa ano, sa texture ng buhok, kasi meron kasi buhok na medyo matagal siya makuberan ng bleach. Matagal siya, ano, kaya kung ano, kung hindi ka pa satisfied doon sa color, pwede pa na-extend muna ilang minutes para medyo maganda yung result. Kailangan naka-gloves kayo kasi makati ito ang ano, makati yung bleaching powder. Kailangan naka-gloves. Kailangan naka-cover yung tinga ng client natin. Kailangan maingat tayo. So, i-extend muna natin siya ng mga 15 minutes bago ito siya maglawan. Saka natin siya kulayan na. Talagang ma-achieve mo yung color na ash black, ash gray. Depende sa inyo yun, i-check nyo na lang kung i-check na lang natin kung kailangan pa talaga siya i-second ano pa ng bleaching natin. Pero ito okay lang naman kasi ash black naman itong ano niya. Buhok. At saka yung buhok niya medyo ano na. Mayaman to eh. Mayaman sa pagpapansalon. Buti na lang kinaya pa ng buhok niya. So, i-wait for the 15 minutes para ibabad muna natin ang ating client bago natin siya magdaman. Ayan na mga kainatay. Tapos na natin, binanlawan. Ayan na yung result sa ating pag-bleach. Pag-bleaching. Banlaw kayo ng medje. Banlaw lang, walang ano, pagkukulayan pa ninyo ulit. Pwede rin siya po, kung gusto nyo, magpulit nyo. Tuyuin muna natin ng konti. Lower natin siya. Mga 80% dry. Thank you.
tuyo-tuyo lang siya. Lang yung tuyo-tuyo. Ayan guys, i-apply natin yung matuyo na yung buhok niya. Medyo tuyo lang ha, hindi yung tuyong-tuyo. Mga 80% lang. Pag blow dry buhok. Para i-apply natin yung ash plant kulay natin na ash plant. Ngayon isi-section natin yung kung ano, depende sa inyo kung saan tayo mag-umpisa, kung gusto nito sa baba, kung saan kayo komportable. Dito umpisa sa baba, section natin. Pwede rin dito sa taas, kung saan kayo komportable. Yung idea ninyo, technique ninyo, kung saan kayo komportable, as long as malagyan ng kulay yung part ng buhok, lahat ng parte ng buhok. Ito na yung mix natin na gamot. Ash plant. Pag-mix natin ang gamot na pagkulay, 1:1 pa rin yung mixing. Paglagay mo ng kulay, i-ano mo muna, i-mix mo muna yung color para mag-ano yung gamot, emulsify yung gamot. Tapos lagyan mo, saka mo siya lagyan ng oxidizing. Oxidizing 6% lang. Mga kainatay, 6% lang kasi binilits natin yung buhok niya, baka pumutok yung buhok, kaya niya. Tapos tayo ang maputokan. Tapos lang natin ang oxidizing, mix natin, natin ang maabuti para tingnan natin na ano talaga yung mix ng maayos yung gamot. 1:1 yung mixing, pero kung gusto mo medyo ano, pwede mo naman dagdagan ng mga ano, kalahating iskop kung ano yung sukatan ninyo o katang mo yung kiluhan ba kayo na maliit? Kasi yung iba sa akin kasi wala eh. Sinachansa ko lang ito eh. Kung gaano karami yung gamot, ano din karami yung oxidizing. Pero pag medyo malabot masyado, dinadagdagan ko ng oxidizing yung puro. Ayan, sisection muna natin. Mag-umpisa ako dito sa taas eh. Kasi dito sa baba, pwede rin i-section muna. Magka-section. Depende sa inyo kung saan kayo komportable. Kasi iba-iba naman tayo ng idea, ng technique. Pero kailangan lang naman talaga matuhiran yung thank you.
start kasi dito ako nasanay. Ayan na guys, ayan na mga tainatay, ayan na. Na-cover na natin yung second quote ng O Lord na Aslan. So, mag-antay na lang po tayo na 30 minutes ulit. Kung hindi pa sure, mamaya, extend naman natin na to 15 minutes. Magiging 45 minutes. So, ito muna, 30 minutes muna. 30 minutes, tapos bago natin after 30 minutes, check natin yung buhok niya, kung okay ng dalawa. Ayan, antay lang po tayo ng 30 minutes ulit para mababa ang kulay. Ayan na, mga kainatay, nabandawan na natin after natin nababa yung color. Ayan na, ash blonde. Kailangan pa nagbandaw tayo pag medyo ano na yung buhok. Pag natin shampoohin, yung treatment ibabandaw natin. Kaya ano natin, treatment or conditioner. Paggamitin natin para pagbandaw. Pag na-shampoohin kasi medyo para hindi mag-dry yung buhok. Yung treatment, dapat iti-treatment namin to ng Brazilian blowout. Kaso lang, yung client ko, may pasok. So, better luck next time. Brazilian blowout, color with Brazilian. Ang binandaw ko lang yung treatment or conditioner ang ibandaw nyo. So yan, lower na lang tayo, lower muna natin para makita natin yung result. Ito na mga kainatay, ang final result. Ayan, sa ating kulay ang ash blonde bleach, tapos in ash blonde natin. Ito na yung result, kita ko sa inyo. Rampa, pwede na rumampa. Pero kailangan guys, ano, pag-cover na cover na yung buhok natin sa buhok, sa kulay, pag medyo tatag na sa kulay yung buhok natin, i-treatment natin, wag natin lagi i-shampoo. Kailangan yung keratin treatment, hot oil treatment, sa isang linggo, pwede mo siya gawing tatlong beses, dalawang beses. Huwag mo natin, huwag natin siyang ishampoo ng ishampoo kasi lalo siya magdadry. Yan, i-treatment din natin. Huwag natin hayaan na ano, magdadry yung buhok natin. So, yan ang gagawin natin. So, kung meron naman kayo extra budget, pwede natin yung Brazilian blowout. Ayan ang result.
to fly. Ayan. Ready na sa pagrampa. So, paalala ko lang pala. Ayun na. Yun na sinabi ko. Yung treatment. More treatment. Pag ano na. So, huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Ina Dastay. Inatay ang channel ng ina mo. Ito, tawag niyo sa akin Mama Res, yung mga kilala naman, Kuya Res, kung anong tawag niyo sa akin. Yung mga Facebook friends ko, huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Inatay ang channel ng ina mo. Ayan. So, okay na. Bye-bye! Say bye-bye. Maganda na yung client ko.